Bata pa yan. Hey! What's up mga kasalamin? Magandang umaga sa inyo, or shall I say mga tagag, mga kagapi. Ayan. Ngayon naman ay ating pagtutuon ng pansin ang ating red ear koi guppy. Tignan natin kung paano ko sila inaalagaan, at meron akong surprise sa inyo. Nakalikha tayo. Out of the blue, lumabas itong king koi. Isang meron ako nalabas na isang king koi. So, paano ko ba sila inaalagaan at paano sila dumadami at paano hindi kinakain ng mga babae? Kasi alam naman natin ang koi ay mahilig kumain ng kanilang mga babies. Pero itong aking setup, hindi nila kinakain ng kanilang babies. Tignan natin. Andun lang sa... Yan, punta tayo dyan sa aking... Yan. Red ear koi, at matagumpay siyang nagkaroon ng mga babies. Ayan, kung titignan nyo, ang daming babies. Tad-tad siya ng babies. So, paano siyang dumami at hindi kinakain yung mga babies? Ito ang pag-uusapan natin. So, itong aking parang talyas, itong ginawa ko parang nabibili ito sa garden. Ayan. Para siyang talyase. Pero out of sa talyase, naglagay tayo ng isang paso sa gitna na merong ganitong klaseng lotus. Nalimutan kong tawag sa lotus na ito. So, pinadami ko siya. So, pagkadami niya, yung, kung mapapansin nyo, yung kalahati nitong banganto ay puno ng halaman, sa kalahati ay bukas. Para kung ang mga anak nila, pag nanganak itong guppy, nakapagtago dun yung mga babies. At the same time, lagi ko silang pinapakain para hindi naman nila kainin yung ating mga babies. Kita mo, ang dami ng babies, oh. Ha? Babies guppies. So, ayan. Ang ganda nitong lotus na to. Mabilis siyang dumami. So, pag pumunta sa rito, kinakat ko lang siya. At the same time, naaarawan siya. Yan. Sa umaga, maaaraw siya. Yan. At yung araw na ito ay nakakatulong sa mga sa healthier ng itong anong to, itong banga na to, itong mga isdang to. Siya ay nakakatulong. At kung magpa-further tayo, siya ay nasa ilalim ng aking parang halaman. Para kung sakaling lumakas yung araw, pumunta ron, hindi na siya masyadong maarawan. Kasi pangit naman sobra din sa araw itong isda. Mamamatay sila. So, umami sila. Itong gaping ko ay nagsimula lang sa 3 pares. Yan, dumami na sila ngayon. Yung iba, binrid ko na sa ibang mga lahi. So, tignan natin. Pero, out of the blue, hanapin natin yung ano, yung para naging koi. Koi guppy natin. Ang ganda na niya. Ang laki. Ang ganda ng kanyang ano. Siguro mga 2 siya o 1. Kailangan pakainin natin para malaman natin kung nasan siya. So, hanapin natin siya. Pero magpakain muna tayo para makita natin siya. Very tricky ang maghanap. Napansin ko lang siya ng mga ilang araw. Ayun. Ayun siya, oh. Ayun. Nasa ilalim.
Ayun, isa. So, out of the sakayan, out of the blue, makakalikha pala tayo ng kahit isang ano pala, king. Ayun o, king o, ayun o, lalaki ata ito, king. Ayan o, ayan siya o. So, subukan natin huliin. Sana mahuli natin. Yes! Ayan siya o, ganda ng kanyang ulo. So, pararamihin natin siya. So, dalawa yung nakita ko eh. Hanapin pa natin isa. So, ilagay natin ito dito sa ating maramihin natin itong king koi na to. Pero bago lahat silipin natin. Ayan. Tayo sa araw. So, ayan. Yun. Ito mo yung papansin niyo yung ulo. Huh? Bata pa yan. So, babae siya. Ito, pwede natin padamihin. Yan, isa. Nasaan na siya? Yan. Inihinanda ako sa inyo kanilang kahapon na talagyan. Para maparami natin ang ating king koi ito. Inanda ko isang malaking aquarium sa kanila. Dahil parehas naman yung kanyang init, hindi natin siya. Yung lamig ng tubig, parehas lang sa labas. So, hindi natin siya patatan. Atin yung pangalawa. Ayun. Ayan. Ano mahuli natin? Uy, nahuli natin. So, ayan, yung pangalawa. Ito. Atin nyo. Ayos, pangalawa tayo. So, napapansin niyo mapulang-mapula yung kanyang ulo. Ayan. At nagsisimula na magkaroon ng ano yung kanyang ulo, parang king koi. Ayan. So, ito na yung dalawang lalaki itong gagamitin natin. Para paglahi. O, tingin pa tayo ng mas magandang lalaki. Oh. Kami yung ulo. Bata pa yan. Ito na yan. Ayan. So, now dalawa lang yung nakita ko. Ngayon pipili tayo ng dalawang lalaki. Ganap tayo ng magandang lalaki. Actually, ang gaganda ng mga babae ko eh, ano? Pulang-pula yung kanyang mga ulo dahil sa setup natin na to. Setup na pampadami, kita niya naman dami siya. Daming mga anak. So, hanap tayo. Pero pang pwede na yung dalawang lalaki nakita natin. So, ayan ang setup ko rito sa aking koi. Bakit sila dumadami? Hindi ko na kailangan lagyan ng screen para mapalayo yung mga maliliit na isda. Itong halaman lang na ito makakapagpatala. Pag medyo malaki na sila ng konti, hindi na sila kakain.
natin yung mga lalaki. Ito mo yung lalaki, pulang-pula o. Oh. Ganda ng pagkapula niya. Gupak at malo. Yun. So maganda yung mga bata pa sila. Tapasakta mo naman yung mga koi ko, maliit pa lang, maganda na yung kulay. Uy, buti na lang doon. So ayan. So ayan na yung ating pares. Hopefully makalikha sila ng maraming king koi. So dalawa yung babae kong king koi. Ayan, masigla sila. Tapos yung lalaki pulang-pula. Hopefully makalikha tayo ng magandang lahi nitong king koi. Guppy. Yan silang dalawa. Tama yung ulo nila. Hindi ko, parang yung parang corona yung nasa ulo nila eh. Pero mga bata pa yan, kaya pa hindi masyado. Pero kitang kita ko na yun sila. Nung natuklasan ko lang sila, nung ako yung nagpapakain. So ayan. So dito natin sila ipararamihin sa setup na to for pansamantala. Tapos maglalagay din tayo ng ganung parang setup. So hopefully dumama sila. Padami kayo, king koi. So paborito kong guppy ay ang koi. Dahil sa kanyang magandang kulay na pula. And at the same time, nakakita tayo na pagkakataon na magkaroon sila ng king koi, yun, saktong-sakto. So, hopefully na cross finger na dumami sila. So, ayan, ito ang ating portion ng Guppy Day dito sa akin, Boy RayBan. So, sa mga mahilig dyan sa Guppy, mahilig sa negosyo, hopefully na matulungan kayo sa ating negosyo. And ito ang ating sikreto ng pag-aalaga ng Guppy dito sa aking small garden. Ito si Boy RayBan. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe. Peace tayo. And kung gusto niyo bumili ng Guppy sa akin, meron tayong available. So don't forget to like, share, and subscribe sa mga taga-Guppy dyan. Babus!